What's up mga idol? Welcome back sa aking channel at nandito na naman tayo para sa panibagong content. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kakalimutan i-subscribe yung channel ko kasi sabi ko nga libre naman. So mga idol, ang content natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga kagamitan o yung mga gears na kailangan sa pagmumotocross. So unang-una mga idol, ang ipapakita ko sa inyo ay ang ating helmet. Yan. Ito yung helmet na ginagamit ko sa paglalaro ko. Nawala pa nga yung isang tornilyo nung huling karera. Pero nalagyan ko na lang. So ito yung helmet ko. Ito ay isang Aero helmet. Yan kung makikita ninyo. Aero. So mga idol, sa motocross, ito yung wag na wag nyo titipidin yung ating helmet, no? Kasi kahit hindi lang naman sa motocross, kahit sa circuit o sa pangaraw-araw, wag nating titipidin pagdating sa helmet, no? Original lagi ang ating bibilin. Kasi ang ulo natin mga idol ay napaka-vulnerable. Mapahampas ka lang, mapaumpog, mapukpo ka sa ulo, no, pwede mo na ikamatay. Kaya huwag natin titipidin ang ating helmet. Bali mga idol, maraming design ng mga helmet pang motocross. Merong maliit lang, katulad nito, maliit lang siya. Merong mga helmet na malaki yung ganito, tsaka yung mga uso ngayon, yung malalaki yung ganito, o maukdo yung harap na ganito. Tapos merong mga helmet na meron yung papaganon para sa neck brace. Ito, wala. Napaka minimalist lang ng design nitong Aero na to. Napakagaan pa. So, yun. Ito yung una natin, ang ating helmet. So, sunod natin mga idol ay ang ating goggles. Ito, yan. Ito ay, hindi ko alam kung anong brand to eh. Basta nabili lang namin to sa Singapore nung bumisita kami last year. So, ito yung ginagamit ko. Meron pang isa. Pero usually ito yung mas malimit kong gamitin. Gasgasin na nga eh. Napakahalaga mga idol nitong goggles. So susuot ko lang mga idol. Naalala ko mga idol, nung huli kong karera sa Tarlac, second hit yun sa Novice Pro category. Siguro mga 2 laps pa lang, yung goggles ko, yung strap sa likod, yung strap dito, ito, bumaba ko pa ganun. Eh hindi ko maayos during karera. Ang ginawa ko, tumigil ako tapos tinalsik ko na lang yung goggles ko. Sa halip na suotin ko, tinalsik ko na lang. Tapos mga idol, nung mga sunod na laps, naghapol ako, pang third down nun. Siguro, malapit pa sa akin yung second at first eh. Bali, nung tinanggal ko yung goggles, humabol pa ako. Eh, sobrang gabo, sobrang may mga tumatalsik na bato o lupa. Naalala ko rin mga idol, nung kabarkada ko, hindi siya nagsuot dati ng goggles. Eh, hindi rumampay na sa una niya. Yung nag-roll lang na ganun. Natalsikan siya nung bato. Kasi nag-power yung ano eh. Nasa una niya, nag-power dun sa may approach. So, pagka-throttle nung kalaban niya, natalsikan siya sa mata. Black eye na black eye talaga. Buti hindi siya nabulag. So, susunod ko ipakita sa inyo mga idol. Ito nga to. Itong ating neck brace. Ito, baka muna to. Ito yung neck brace na ginagamit ko. Ito ay isang Alpine Star na neck brace. Ito mga idol. Matagal-tagal ko na rin ginagamit itong mga idol. Ilang beses na pas na ganun yung ulo ko sa manubela. Pero awa naman ni Lord eh. Buo pa naman itong collarbone ko. Tsaka hindi pa naman ako nababal yan ang day. So, oh my God! Wow! So, ito yung neck brace. Maraming design nito. Ito yung mas gusto ko eh. Kasi simple lang. Yung ibang neck brace katulad ng yung mga sinuunang Lee at yung brand. Medyo mataas yung ano nila eh. Mataas sa ganito, hindi komportable, hindi ka maka ganun. Ito, parang wala kang suot, kaya swabe. Next natin mga idol, ang ating jersey. Ito yung jersey kong ginagamit. Bago-bago pa. Ito yung pambaba. Tapos, ito yung pantaas. Ito yung pantaas. Yan. Ito ay Fox jersey. Ito sa harap, sa likod. Yan. Merong binili sa Lazada eh. Maganda rin yung quality niya eh. Eto, Troy Lee Design KTM. Sa Lazada lang to, mura lang. Tapos pinanumberan ko sa likod, nagkamali pa na number, birthday ko yung nilagay. Dapat yung number 18 kasi dapat eh. Tapos kumakita nyo mga idol, nandito yung channel ko sa, naka-imprint din dyan sa likod ko yung channel ko. Hindi ko alam kung may nakakapansin. Sana naman meron. So, baka natin mga idol. So next mga idol, ang ating papakita ay ang Chess Pro. Ito yung Chess Pro na
meron ako. Ito ay isang fly racing. Yan, makikita nyo. Ito, pwede sa loob, pwede sa labas. Sa totoo lang mga idol, siguro pagkabili nito, mga 2 beses ko pa lang ito nagamit eh. Hindi kasi ako komportable eh. Ang init niya kasi gamitin, pero sa mga susunod, gagamitin ko na ito. Natalsikan kasi ako sa ganito, medyo masakit din eh. Kaya sa susunod, susuotin ko na ito, protection din. Sa harap, tsaka sa likod. Yan, makikita nyo. Pakahalaga din yan, susuotin ko na sa susunod. Pag-isang pawisa na ako mga idol. So, next natin papakita itong knee brace. Yan. Ito yung knee brace na ginagamit ko. Ito isang Alpine Star din. Yan, fluid. Ayun, fluid blend pro. Basta yun. Yan, ito yung knee brace na ginagamit ko. Yan. So, mga idol, may injury ako sa tuhod. Kasi noon, hindi ako nagsusuot ng knee brace. Ang sinusuot ko lang noon, ano eh, knee pads. Eh, yung knee pads, walang joint na katulad nito. Ito. Ito kasi yung protection sa mga knee ligaments natin. Wala nito sa ordinary yung knee brace. Mayroon lang ay yung ganito. So ito, knee brace. Ibang klase siya kumpara sa knee pads. Mas mahalaga to. Kung gusto nyo mag-motocross, mag-invest kayo dito kasi tuod ko, di ko pa matopir eh. Wala pang budget eh. So ito yung knee brace, mga idol. Patapos na tayo mga idol at munti ko pa makakalimutan itong gloves. Yan, dadalawa na lang eh. Gloves at boots na lang eh. Ito yung gloves na ginagamit ko. Ito yung isang Fox. Sira na. So, marami namang uri ng gloves. Pero, ito yung meron ko eh. Sa mga jungle, may mabibili ka na. Yung mga halaga 50, 100, pwede na yun. Basta meron kang suot na gloves. Kasi, yung mga ganito idol, nagkakakalyo. Talagang lilintog yung mga ganito ninyo kapag nagmo-motocross kayo. So, ngayon, makinis yung aking kamay. Kasi, quarantine, dulong buwan na hindi nagmo-motor. Eh yan, wala na yung mga kalyo ko. Now, makikita ninyo mga idol. So, ito yon, gloves. Last but not the least, ito yung ating, yung sumabit, boots. Yan mga idol. Ito yung isang Alpine Star din mga idol. Ito yung isang boots na Tech 7 ng kanyang model. Yan. Medyo luma na pero hindi nagagamit masyado. So, ito yon. Ito ay isang Alpine Star boots. Maraming uri ng mga boots mga idol. Merong mumurahin, merong mamahalin ito. Sa totoo lang, mamahalin to. Pero bigay naman, kaya pagbigay, tanggap lang ng tanggap. Ang mga murang klase ito, siguro mga around 4 to 6K, may mabibili ka na bago. So ito ay isang Alpine Star Tech 7. Okay. So mga idol, susuot ko muna yung ating mga gears. Para kasi nami-miss ko na rin eh. Matagal-tagal ko na rin dinasusuot. Okay, game! So yun mga idol, yung mga sinusuot ko pag nagmamotocross ako, yung mga gears needed o yung mga kailangan kapag magmamotocross ka. So kung may natutunan kayo mga idol, huwag nyo kakalimutan subscribe yung channel ko para sa mga susunod pang content. Hindi pa kasi tayo makaride ngayon eh. Siguro after quarantine, raride tayo para mas malaman nyo kung ano yung sports sa motocross dito sa atin. Munti ko na makakalimutan mga idol yung nagpa-shoutout sa akin, si paring Ven, si Apprentice Ven kasi ano eh, si paring Ven siya yung ano, nakilala ko lang saglit tapos tinuruan ko mag-motocross. Tsaka si paring Angelo Goko Glor, yan yung mga tropahan ko yan dati na malalayo ngayon eh. Shoutout din sa aking girlfriend na si Princess na lagi akong sinusuportahan sa lahat ng ginagawa ko. Siya yung lagi nanonood ng mga video ko kasi ilang pa lang naman ang subscriber ko eh, pero
Salamat sa mga nag-subscribe at sana lumawak pa at dumami pa ang ating community. Salamat. So kayo mga idol, kung gusto nyo matuto mag-motocross, magpagkakataon lang na magkakita-kita tayo, pasusubo ko sa inyo, tuturuan ko kayo. Wala naman problema yun. Peace.